magandang umaga mga kabilbil. Ayan na naman kami ni Jomo to vlog. Dito sabi niya mag-intro po kasi akala niya intro. Pero gusto kong pumunta doon sa kabilang side. Doon na lang ako mag-i-intro. Dito yung outro. Ang lugar na ito ay napaka raw, hindi siya gaanong pinapasyalan ng mga kagaya natin kasi hindi siya paliguan, hindi rin siya talaga yung beach resort. Isa tong lugar sa Taipo kung saan gusto mong magmuni-muni, maupo yung mga may edad na, lamnamin yung mga pagaspas ng hangin. Etong araw na to na pagpunta namin, dahil umuulan o tag-ulan, hindi kami makapag-decide kung saan kami mamamasyal kasi wala kaming magagawang vlog kung mababasa rin lang kami ng ulan habang naglalakad. So ang ginawa ko, etong corner na to kung saan matatagpuan sa may
Taipu Park. Hindi ko lang masabi kung ano yung lugar ng pangalan ng park. Kasi ako talaga hindi ko tinatandaan yung kasi hindi ako ganong tumatambay pagka mga public park. So, dinala ko si Jomo to vlog dito sa corner na to, knowing na hindi ko rin to na-explore pa. At medyo drizzle talaga yung ulan. Kaya lang, kailangan naming mag-vlog. So, kailangan kong paliparin yung drone ko within few minutes window na hindi talaga siya yung todong ulan. Kasi pagka sobrang lakas ng ulan, hindi ko siya mapapalipad kasi mababasa yung drone, di ba? So, this time, para kaming yung may drizzle pero kaya pa naman, carry pa naman. Mapapansin nyo sa video, masyadong kalmado pero sa totoo, grabe yung lakas ng hangin. Believe ako sa drone ko kasi talagang kahit na medyo malakas yung hangin, sumasayaw yung drone ko. Pero sa video, nakikita nyo parang wala lang, kalmado lang. Pero hindi nyo aram yung nangyayari sa akin tuwing nagpapalipad sa ganitong weather o sa ganitong sitwasyon. Kinakabahan at talagang kailangan ng concentration. Minsan gusto kong iikot yung drone ko o i-navigate ng left, right, backward, forward. Hindi ko magawa kasi sumasayaw talaga siya. As in talagang parang akala mo eh hindi kakayanin. So kailangan kong gumamit ng technique na yung tinuro sa akin ng isang Filipino vlogger na sikat na droneer. Kapag malakas yung hangin, huwag mo sasalubungin, huwag mong ihaharap yung drone mo, kundi yung parang crabbing na tinatawag. So, sometimes it work, sometimes kailangan kong umatras. So, this time, kailangan ko ng iba yung pasensya. Kasi talagang, sabi ko nga, hindi madali na magpalipad ng drone kapag ganito yung wind. Is around 10 knots. Ika nga, nung day na to. Tapos yung drizzle pa ng ulan. Minsan yung screen ng cellphone ko, hindi ko na makita kasi nababasa siya. Dahil lumalakas yung drizzle na konti. Tapos biglang hihinto. Tapos lalakas uli. So, in this area, hindi talaga siya advisable na langoyan. Unang-una, hindi malinaw gaano yung tubig, kundi maraming lumot. And then, hindi rin siya pwedeng mamingwit o manguha ng mga seashell, although marami ditong oyster, marami ditong isda, kasi dito nanginginain yung lahat ng mga white flamingo dito sa area na to. So, hindi ko rin pinaalis gaano yung drone ko sa amin para hindi ako kabahan masyado kasi talagang open sea siya. So, wala naman kayong makikitang yung bang magandang view kasi natatakpan siya ng ulap, tapos medyo white lang siya. Tapos, yung gloomy ba yung paligid? Kaya ang ginawa ko, low fly, tapos dyan lang, pinaikot-ikot ko lang dyan. So, I hope hindi kayo maboring sa aking mga video. This time, dinadala ko lang kayo kung saan yung mga maliliit na bagay na ganito nagpapasaya sa akin. Kasi gusto ko siyang maging kagaya ng, parang nasa Pilipinas lang ako. Ayan, may mga basura, mayroong mga plywood, yung may mga gawa-gawang bahay-bahay lang ng mga matatanda dito sa Hong Kong. So, please enjoy! Oh,
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Live siya, tapos pinagalitan niya yung mga viewer kasi late dumating. So magandang umaga mga kabilbel, ayan na naman kami ni Jomo to vlog. Dito na naman kami sa likod netong beach na pag-aari namin kasi kami lang dalawa, although hindi paliguan pero maganda, di ba? Kasi tayo lang dalawa dito. So maraming salamat sa panonood nyo and see you on my next vlog. Bye! Bye! Ang ganda niya lang. Walang pula, no? Dito kayo nag-inip.